dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay binisita ng Kalingap team at ni Kalingap Edo ang bahay ni Viancy noong araw na yon para magpaabot ng mga tulong galing sa kanilang mga sponsors. Noong magkita nga daw sila ay makikita natin kung gaano sila kasaya dahil nga na-miss nila ang isa't isa dahil ilang araw din silang hindi na naman nagkita dahil sa mga busy na schedule at lalo na sa mga busy na pag-i-scout ni Kalingap Edu sa iba't ibang tao at beneficiary. Makikita nga natin na noong nagkita silang dalawa ay tila parang iba ang spark. Ano kaya ang nangyari sa kanila noong mga nakaraang araw? Malalaman natin yan maya-maya. Ganun pa man ay nagkamustahan muna silang dalawa kung kamusta na bang isa't isa. Kamusta ka naman? Okay lang po. Kamusta ang magandang dalaga ng masalong-salong? Ang ganda mo ngayon ah. Nabira. Kaya nga po nagbo-bloom. Tagal niyo nga po ano, hindi nakabisita dito. Kaya nga eh. Bakit? Namiss mo ba ang pagpunta ko dito? Hindi po. Medyo? Hindi pa lang. Joke lang. Walang joke-joke ha. Seryoso tayo dito. Seryoso lang. Panamiss ko po kayo na ito nila. Ayan. Ano naman? Anong ginawa mo dito nung wala ako? Sa kanilang pagkakamustahan ay napag-usapan nga nila ang pag-muse noong nakaraan ni Ate Viancy. Sabi nga ni Kalingap Edu ay napakagaling daw talaga doon ni Viancy sa kanyang pagsasayaw. Sabi naman ni Viancy ay hindi naman daw siya sanay sa mga ganoong bagay ngunit binigay niya ang kanyang best. Inamin din ni Kalingap Edu na talagang na-miss niya nga si Viancy at ganoon na din si Viancy. Sinabi niya din na miss niya din talaga daw si Kalingap Edu. Humanga din si Kalingap Edu noong sabihin ni Viancy na talagang pinatulungan niya ang kanyang mama sa pag-aalaga ng kanyang kapatid at ganoon na rin ang pagtulong sa gawaing bahay. Yun lamang daw ang kanyang mga ginagawa nitong mga nakaraang araw. Kaya naman, masayang-masaya ang dalawa na nagkita na sila ngayon. Ng puso natin? Mamaya na po yan. Kain na po muna kayo. Sabi niyo po kanina na ito. Nakain na lang muna para dire-diretso na. Mamaya na po. Kain na po muna kayo. Paganda ka. Oh, ang ganda na dito po ah. Ganda po, Nay. Sige lang po. Nakakahiya naman. Baka kulang pa tong ulam na dala. Ganda. Teka. Itong kumain, no? At mabusog. Kain na po ako. Ayaw mo talaga? Kain na ako. Alam mo, ang mag-asawa, dapat palaging sabay kumakain sa kapag... Ang mag-asawa, dapat palaging sabay kumakain sa kapag... Humanga na naman si Kalingap Edu dahil sa taglay na pagkamaasikaso talaga ni Viancy sa kanyang mga bisita. Bukod doon ay nabunyag na nga na sila ay nag-uusap kahit na walang vlog. At ang mas nakakakilig pa dito ay talagang meron na sila mga endearment o tawagan sa chat. Sabi nga ni Kalingap Edu na ang nickname ni Ate Viancy sa kanyang chat ay Wifey. Hindi rin naman natin masisisi si Kalingap Edu dahil talaga namang napaka-wifey material ni Viancy sa kanyang pag-aalaga pa lamang. Pagiging maasikaso at talaga ang pagiging family-oriented na dalaga. Nahihiya pa nga si Viancy dahil bakit daw iyon ni-reveal ni Kalingap Edu, para naman lang daw sa kanilang dalawa yon.
Ngunit salamat Gikilingap Edu at nalaman na din ng mga viewers kung ano ang kanilang estado. Ano, naisip ko lang. Tagal-tagal lang natin magkakilala pero parang wala pa tayong ano. Nickname sa isa't isa. Diba? Mga ganun. Alam po yan. Diba? Kuya po. Ay, ano mas sweet? Ano? Hindi na lang kayang nickname sa... Bahala talaga. Wifey. Ikaw lang may pa ng tao niya. Okay, okay na. My future wife, wifey. Kasi... Wifey pala ha? Kaya naman kinilig talaga ang mga viewers sa mga nalaman nila. Pagkatapos nito ay inaya na nga ni Fiancy na kumain ang ibang Kalingap team dahil alam niya na gutom na rin ng mga ito dahil galing pa ito sa mga ibang scout. Pagkatapos naman nito ay tinuloy ng buksan ni Kalingap Edu at ni Fiancy ang mga package at mga regalo para kay Fiancy at sa kanyang pamilya. Talaga namang hindi ka madidisappoint sa mga supporter ni Fiancy dahil kung magbigay ito ay napaka magarbo at hindi siya tinitipid. Meron pa nga nagbigay sa kanya ng mga pure gold na alahas at iba pa. Sa Palawan? Opo. Suti mo yan ha. May terno ako yan eh. Pares tayo yun. Ganito. Seryoso yun, may sabi nun? Suti doon yun sa Palawan. Sombrero. Feel na feel ko na. Ayun. Ay, ganda. Grabe, ang ganda na. Ito po. Ayun po. Ito, ganda. Okay, ganda oh. Thank you po, Tita G. Ang ganda. Isa pa. 49, ha? Pati natulungan ko to. Ayun po, thank you po. Pati pala sa beneficiaries ko. Thank you po, Tita G. Grabe talaga mangmahal ang mga supporters ni Fiancy. Ganon na rin ang mga supporters ni Kalingap Edu. Kaya naman napakadami ng kanilang mga blessings na natatanggap simula pa noon. At parami ito ng parami habang lumalaki at lumalawak ang kanilang fanbase. Kaya naman, para makapagpasalamat ay nag-alay ng isang munting kanta si Kalingap Edu at Fiancy para sa kanilang mga fans. Inunahan ito ni Fiancy, kaya naman kinilig si Kalingap Edu dahil narinig na naman niya ang napakagandang boses ni Fiancy na kasing ganda niya. Kinilig din si Fiancy noong haranahin na naman siya ni Kalingap Edu. Kaya naman, happy ang mga viewers. Give it a time, just a little, so we can get closer. You and I. Grabe si Ato! Asa ka na Ato! Grabe, at may pahawak pa talaga sila ng mga kamay habang kumakanta. Kaya naman lalo naging sweet ang kanilang moment.
Pagkatapos naman noon ay binigay na nga ni Kalinga Prab ang iba pang mga tulong na pinansyal para kay Viancy at sa kanyang pamilya. Napag-usapan din nila ang pagpunta ng Kalingap team sa Palawan at isasama daw nila si Viancy sa kanilang pagpunta. Ito ang unang pagpunta ni Viancy o unang paglipad simula noong siya ay bata pa lamang, kaya naman talagang kinakabahan daw siya. Ngunit maliban sa kaba ay talagang excited din siya sa kung ano ang mga mangyayari. Kaya naman sabi ni Kalingap Edu ay ipapaalam niya daw si Viancy sa kanyang pamilya. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli, bye! Niyoy apot.